Hello, si Alvin, ang inyong tech guide to give you tech tips, reviews, and guides. At this January nga guys, medyo marami na may nga tayong mga phone videos na lumabas. Pero ano ba magagawa natin? Ang daming na-release na magagandang phone ngayong January. Pero syempre, hindi magpapahuli ang channel natin sa mga bagong laptops. So ang video na to ay ang unboxing ng Asus ZenBook 14. So of course guys, before tayo mag-start, gusto ko lang din magpasalamat sa Asus for lending me this unit para talaga ma-check out natin siya at malaman natin kung gano'n nga ba kaganda or kasulit ang laptop na to. Of course, bago natin i-unbox ang ZenBook 14, i-appreciate muna natin ang packaging niya. Alam niyo naman ako guys, kung matagal na kayo dito sa channel ko, mahilig ako mag-appreciate talaga ng mga packaging ng mga gadgets, especially kapag mas premium tingnan yung packaging natin. Medyo worth appreciating naman talaga guys. Meron tayo dito guys na parang black matte na finish sa ating box. Tapos yung mga parang circular na design dito sa ating box kung saan pinapalibutan niya ang word na Asus ZenBook. So, konting trivia lang guys, pagdating sa mga ZenBook series na laptops, ito yung pinakamadalas nilang design. So, I'm expecting ganito din yung magiging design ng cover nila kung saan meron tayong mga circles doon sa pinaka-cover ng ating laptop. So, para malaman yan, of course, i-unbox na natin ang ating Asus ZenBook 14. So dito guys, sa unit na pinahiram sa akin ng Asus, meron tayong sticker dito. Of course, kailangan nating tanggalin ang sticker na yan para mabuksan ang ating box. As with any Asus laptop naman, ganito siya usually kapag binubuksan natin. Yun nga na mas premium yung parang pinaka-finish nung ngayon. So, wow! Wow! Okay, hindi kayo na-expect na ganun siya. So, again, ayun na naman, kinikilig na naman ako sa mga laptop natin. So, eto guys, ayan, pagbukas natin ng ating laptop, makikita natin dyan ang In Search for Incredible. Yan yung main tagline ng ating Asus ZenBook 14 ngayon. So, dito guys, makikita natin ang ating laptop wrapped in plastic. Ayan, kita nyo siya. Natuwa ako guys kasi, ayun nga, usually yung mga ganito guys na nag-lift up yung laptop, madalas ko to na-experience sa mga ROG laptop. And yung madalas na point na to, ibig sabihin yung laptop ay may ergo lift. So, yun yung para sa hinge niya na dapat nag-lift yung likod para mas maganda yung cooling. So, wag na nating patagalin guys. Tatanggalin ko na tong ating Asus ZenBook 14. Pero of course, itabi muna natin tong laptop na to para i-check out pa yung ibang accessories or ibang items na nasa loob ng box natin. So meron tayo dito guys, mga documents mula sa ating box. So ayan, para hindi siya nagpo-focus. Ayan, yan! After naman yun guys, check out pa natin ibang contents ng box natin. So meron tayong isang Ethernet port na dongle. And then yung kanyang power adapter. So ayun, yung power adapter natin guys, yung dulo niya is a USB Type-C cable na. So again, para sa mga mas makabagong laptops ngayon, they're offering USB Type-C charging na. So mas madali kasi you can also use it to charge your phones. So yun na guys, yung laman ng ating box. Of course, itabi na natin yan para mas ma-check out na natin itong laptop mismo. Tabi muna natin itong mga accessories and then, eto na guys ang ating Asus ZenBook 14. So again guys, katulad nga ng sinabi ko kanina na ganun medyo circular yung design nitong box natin, same siya. Very similar dito sa ating Asus ZenBook 14 kung saan parang pa-circular motion yung pagka-brushed finish ng ating cover. So, of course, tanggalin natin siya sa kanyang protective plastic. Okay, so sabihin ko na ngayon pa lang guys, para sa mga nag-aantay ng mga benchmark sa ating Asus ZenBook 14, hindi ko magagawa ng benchmark yan ngayon. So, more on focus lang tayo sa first impressions tapos unboxing ng ZenBook 14 kasi aabutin tayo ng 30 minutes sa video na to. So, super excited na ako guys about the screen pad kasi ito yung first laptop na mare-review ko with a screen pad. Yung mga before kasi mga numpad lang. So, ayan, to remove the Asus ZenBook 14 guys, kailangan nating hilain yung pinaka sticker tab dito sa baba and hopefully matanggal ko na. Carefully pull out. So, ito na guys, ang ating Asus ZenBook 14. Tanggalin ko lang tong sticker niya. Wow! So up close guys, ito makikita na natin talaga ngayon yung ganda ng kanyang cover. So if sanay kayo guys mag-check out ng mga Asus laptops, actually hindi naman sobrang surprising na ganito yung cover niya. Kasi ever since, pagdating sa mga Asus ZenBook talaga, ganito, parang brushed finish nga, napa-circular yung motion around the logo. Yung kineba lang ng logo natin ngayon, nakaposition siya dito sa left part ng ating laptop instead dito sa gitna. So isa pa sa pinaka-notice ko while lifting up the laptop is super
light niya talaga. So, hindi ito ang pinaka-light na Zenbook. Meron pa mga mas light na Zenbook before. Pero personally speaking, mas prefer ko yung ganito na may onting weight pa rin into it. Kasi mas feel mo yung pagiging sturdy at saka rigid ng laptop mo. So, finally guys, syempre bubuksan na natin ang ating Asus Zenbook para makita niyo talaga kung ano yung itsura niya. So, ang ganda ng laptop na to guys. So anyway guys, pag binuksan mo siya, of course, meron tayo dito yung parang keyboard sheet natin. And then, wow, okay. So, ito na ang pinaka keyboard deck ng ating laptop and of course, yung ating 14-inch screen. So, again, kaya nga Zenbook 14 ang name natin kasi 14-inch ang screen ng laptop natin. Surprisingly guys, for a laptop with a nano edge display, nasa taas pa rin yung ating webcam. So, I really appreciate laptops na na-engineer nila yung webcam nila na nandito sa taas. Kasi for me, medyo awkward yung positioning kapag nasa baba yung mga webcam. I know some laptops na ginagawa to. Although before kasi marami sa atin ang hindi gumagamit ng mga webcam ng mga laptop nila, medyo naging necessity talaga siya this 2020. And gusto ko kasi yung positioning ng ganitong webcam kasi mas flattering yung kanyang position every time na ginagamit natin siya. Of course, merong sticker yung kanyang numpad dito. Tanggalin muna natin yan. Carefully. And, ayan. So, ito yung sticker niya guys. Para pakita yung screen pad nga. So, syempre, iti-test out din natin yan. Pero, bagong lahat guys, of course, kailangan ko munang i-set up ang laptop na to para mapakita sa inyo gaano kaganda yung screen niya. So wait lang guys, bigyan niyo lang ako ng konting moment para i-set up ang laptop na to. So ayun na guys, at na-set up na natin ang ating Asus Zenbook 14 at grabe, sana binidyoan ko yung sarili ko habang sineset-up ko siya kasi sa ang dami kong wow moment dito sa laptop na to. So, bibigyan ko kayo guys sa first impressions ko dito sa laptop na to. Ano yung experience ko sa kanya while setting up at ano yung agad yung mga napansin kong features na na-appreciate ko sa kanya. So, first and foremost, meron tayong napakaraming port selection dito sa laptop na to, which is very surprising considering na napakanipes ng Asus Zenbook 14. Meron tayong HDMI port, meron tayong dalawang USB Type-C port, meron tayong USB-A, meron pa tayong micro SD card reader at saka headphone or audio jack. So, medyo sad lang ako na hindi pa nila ginawang full-size SD card yung ating port. Pero at least meron silang ganito nga para sa micro SD card. So, ito pang dalawang USB Type-C port natin guys. Pwede natin gamitin for charging. So, at least kung meron nakasaksak sa isa, pwede ka mag-charge dun sa isa. So, aside pa dyan guys, again nga, yung sinabi ko, tama na naman ako kanina. So, katulad nga nung kanina dun sa box niya na kapag inopen mo yung lid, medyo magle-lift up yung laptop natin. Ganun din tong laptop na to. So again, meron tayong ergo lift dito. So kung makikita niyo yung hinge natin, whenever nabubuksan mo ang cover ng inyong laptop, ililift up niya yung pinaka-base or pinaka-baba ng ating Zenbook 14 para makatulong pa sa cooling ng ating laptop. So napakaganda ng ganung design guys kasi nakakatulong nga siya para mas mapababa yung temp ng laptop natin and of course, mas ma-preserve yung buhay niya o kaya maiwasan din natin yung mga thermal throttle sa laptop natin. Side pa dyan guys, again, sabi ko na nga, portability, napakanipis, napaka-compact, and napakagaan. Pero, yung pinakakakaiba dito sa ating Zenbook 14, of course, yung ating touchpad or yung kanyang screenpad. So, ito, touchpad siya guys, mukha siyang touchpad. Pero, with a click of a button, ayan guys, secondary screen na siya. So, personally speaking guys, hindi talaga ako ganun kabilib dati sa mga ganito na screen pad. Kasi naisip ko, baka gimmick lang siya. Ano yung use niyan? Baka masyadong magulo. Pero meron silang mga super dali na instruction. Tapos ang bilis ko kagad na gets. And after that, nakita ko kagad yung mga possibilities na pwede mong magawa with the screen pad. Actually, pwede kang manood dito ng videos. Pwede mong ilagay yung window mo dito. Gumawa ka ng secondary screen sa baba. Pwede yung mga shortcuts. So andito yung ibang mga desktop icons. At with the click of a button, isa na ulit siyang touchpad ulit. Sobrang dali niya lang and sobrang swabe ng pag-implement nila. Not sure kung sa mga previous screenpad ba ganito din kaganda. Pero so far with the screenpad 2.0 ng Asus Zenbook 14, masasabi ko na talagang sa first impressions ko guys and nakikita ko yung napakaraming possibility ng applications na pwede nating magawa para dito sa screenpad na to. So, ayun nga guys, build quality, masasabi ko naman so far na napakaganda and mukha namang matibay ang ating Zenbook 14. Of course, yung mga benchmarks natin, yan ay save para sa ating next video dito sa laptop na to, which is yung full review na talaga. Syempre, sasabihin ako sa inyo feedback dito sa ating screenpad kung gaano ba siya ka-okay. Of course, keyboard layout
layout natin and yung use ng keyboard natin, kung maganda din ba siya or medyo it takes time for us to adjust, and yung screen natin kung okay ba yung ganitong size. So yung mga ganong opinions guys, of course malalabas ko yun after taking some time para magamit tong laptop na to. Pero so far I am quite impressed with the ZenBook 14 and grabe, super excited na makita niyo to sa mga stores kasi really deserving para sa pangalan na ZenBook, yung flagship line ng mga Asus laptops. And also guys, isa sa mga pinakamagandang bagay sa laptop na to, kailangan ko lang siya i-point out, is yung CPU at saka GPU natin. So para sa mga hindi familiar sa laptop or hindi kadalasang updated sa mga laptop, minsan lang magsabay na latest ang version ng CPU at saka GPU sa iisang laptop na release on the same year na nirelease nga yung CPU at GPU natin. Madalas outdated yung GPU o kaya outdated yung CPU. Pero fortunately guys, dito sa ating ZenBook 14 ay nagsabay sila. So if you're asking me kung ngayon ba yung tamang time para bumili ng bagong laptop, masasabi ko isang napakagandang yes para sa mga naghahanap pa ng laptop this year. So regarding sa price guys ng ating Asus ZenBook 14, yan ay available in two different variants. Meron tayong an i5 version for the price of 64,995 pesos, and also an i7 version for the price of 79,995 pesos. Ngayon, kung sulit ba ang laptop na to, of course malalaman natin yan sa full review ko ng Asus ZenBook 14. So anyway guys, yun na ang aking first impression sa laptop na to. Again, abangan nyo ang full review ko para sa ating Asus ZenBook 14. Hopefully nakatulong tong video na to guys na mabigyan kayo ng konting idea kung gaano nga ba kaganda ang ating Asus ZenBook 14, and also yung packaging niya na rin and accessories niya. Again, kung meron kayong mga questions, suggestions at saka negative reaction sa ating video, of course i-comment nyo na lang yun down below. And kung sakali na hindi pa kayo nakasubscribe sa ating channel, eh mag-subscribe kayo by clicking the subscribe button down below at saka i-hit nyo ang bell icon para ma-update kayo whenever I post videos. Again, ako si Alvin, ang inyong tech guide to give you tech tips, reviews, and guides. See you next time. Ingat!